Katok na naman ngayon, ang iba't ibang pinaniniwalaan ng ilan na pampaswerte o lucky charm. May mga kumukonsulta na rin sa mga feng shui expert para sa papasok na taong 2017. At yan po ang tinutukan ni Kina Panglibanter. Tuwing nagpapalitan taon, hilig na maraming Pinoy ang maghanap ng pampaswerte. Tulad ni Angelita Gumpal na nagpagawa ng charm bracelet. Nakabase ito sa Chinese zodiac sign. 8 years na ako bumibili. Kasi okay naman, magaang yung buhay kahit sabihin pa na may negative, hindi ako swerte ngayong taon. Naniniwala kayo dahil yan sa charm? Oo. Tsaka sa prayer, syempre. Tuwing magpapalitan taon, marami rin daw ang kumukonsulta sa mga geomancer at feng shui expert sa pinaniniwala ang makakatulong sa kanilang mga kapalaran. Sa tradisyon ng feng shui, ang kapalaran ng tao nakadepende sa kanilang zodiac. Hindi po ako naniniwala sa malas. Pwede ko sabihin may conflict. Okay? And also, kapag sinabi mong conflict ka with the Tai Sui, pwede nagkakaroon ka ng mga some obstacles or hindrance. Pero I don't consider it malas kasi especially like sunyari, si Dog tsaka si Rat, kasama sila sa mga lucky signs this year. So even though may Tai Sui sila, maganda rin yung taon nila. Ang taong 2017, Year of the Rooster. Magandang may mga imahe raw ng rooster sa bahay para dagdag swerte. Wala mang siyentipikong patunay, sabi nila, makakatulong ang iba't ibang charms, medalyon at ang tinatawag na prosperity basket na inihahanda sa bisperas ng bagong taon at bisperas ng Chinese New Year. Ang prosperity basket po is naka all-in-one na po siya na charms. Ginagamit ko to parang offering siya para makommit nyo agad yung luck pagpasok pala ng Chinese New Year. Pero mismong feng shui experts na rin ang nagsasabi, hindi dapat inaasa lahat sa feng shui. Always treat feng shui as a guide po siya. Ang guide po, ibig sabihin, is kahit papaano sa feng shui, napipredict lang natin yung chances na mangyari. But para mangyari siya o hindi, nasa kamay po natin ng destiny. Kaya sinasabi ko lang po na nasa tao pa rin ang sipag at syaga. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.